Anong araw ay may kasabihan? Sabi ng Manuel Lul. Ano yung Manuel Lul? Ito yung pangalan ng substack ng araw. At ang sabi, ang umaayaw ay hindi na nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. So, base sa salitang yan, Pastor Robert, pwede bang ipaliwanag mo? So, anong ibig sabihin ng katagang ito? Sa kaalaman ng ating mga kababayan na noong unang panahon eh, hindi pa alam ang ibig sabihin ng Manuel Lul. Siguro yung ating mga katatandaan diyan ay naririnig yan. Ano ka mo, Manuel Oy? Ay di gayon yung pangalan ng Shiftek na daladala ng ating mga tiyo o tiya na nakalagay doon sa lalagyan ng isang mga makilikilip na ganyan. Ay katapos yung puro ticket yan yung binibili. Okay, palig mo nga na Pastor Robert. Ang inyo pong mga wikang salita ay pumukaw sa aking kamalayan sapagkat ito po hindi karaniwan na sa bawat individual. Bagamat po ito ay mababaw na salita, ay hindi napapansin ng bawat isa sapagkat malayo po ang kanilang tingin sa kanilang mga paninindigan sa buhay. Tulad nga po na yung sinabi, ang umaayaw ay di nagwawagi, ang nagwawagi ay di umaayaw sapagkat ito'y panuntunan ng buhay ng bawat isa na kung saan ay sa bawat unos o bawat pagsubok o bawat dilubyo na dumating sa buhay ng bawat isang tao ay ito ay pangantayan na kung saan ay ano man ang iyong kalagayan sa lipunan, kung ikaw may mayaman o mahirap, kung ikaw ay susubukan mong laging lumaban ng lumaban, ay sigurado makukuha mo ang bunga ng iyong tinanim na binhi. Sapagkat ang nagtatanim ng binhi, bagamat hindi sigurado kung isusuli ng maganda, ay nakakainganyo sa ating mga saloobin na kung saan tayo ay nag-iisip na may bukas na darating. Sapagkat ang binhi, susuloy, sa bukas ay bubunga. Sapagkat kung ating iisipin ng maayos at maganda, kung wala kang tinanim na binhi, wala kang aasahang bubunga bukas. Pero kung ikaw ay makikipagsapa lang magtanim kahit sa batuhan, maaaring dahukan mo ng dahukan ng kaunti-kaunti ay bubunga at mayong kanaanihin. Wow! I love it! Diba na? Galing! Pastor Robert, sa iyo mga pinitiwang katagang, ikaw ay nakapagpaliwana. Ayaw ko nga kung sino mo makarinig nito ay maging mabuhay ng kalooban, mawawala ng pag-asa dahil habang nabubuhay ay may pag-asa. Diba? Katulad nga nung kasabihan, ako'y meron ako na kausap. Katulad na sinabi ni Tito Ses. Yung indong isa daw kaibigan niya ay at the age of 80, nagkasawa pa. Ay nagkanak pa eh. Kaya lang, siyempre, ang magiging asawa naman ay huwag namang menopause. May ba? Mahirap naman. Ay kasi alam mo, ito si Tito Ses, sabi niya eh, alam mo, minsan eh, na-testing ko. Ay ang iyo pa lang, Tita, Minday, may asin pa. Ay, para naman na sabi may asin. Ay, sino po kang kuha mo yun? Ay, may asin. Maasin. Alam mo, gano'y nahanap dito si Cesar. Dito, Cesar. Ay, yung mighty amoy pinipi. Ay, o pinipi. Ay, ang amoy pinipi, ang ibig sabihin nun, ay yung kinakain natin ngayon, pinipi. Ito, ilalagay sa kape, ha? I-advertise ko na. Basta't kayo may pinipi, ilalagay sa kape. Yo, matapong ba? Napakasarap. Ano nang ugaling Batanggay nyo? Tunay po. Diba? At kung kayo naman yung nagsangal ng pinipig sa inyong bahay, ay ang kaanggal naman na inyong bibigyan. Magluto po ng sampurado. Dahil alam mo yung mga kaanggal, yan ang pinakamabay, magaling na kasangga. Sabi na yung mga kumpare ko, walang masarap na gulay kundi sa kaanggal. Oh! Ha? Huh? Siyempre, pagkakalang hanggang eh, may tulay. Tapos dadalan mo. Kaya na, sarap ng pakiramdam. Sasabihin ng anak, daladala sa iyo. Tatay, andoy. Itong gulay ay luto ho ng mga inakilay. Ay kung pwede yun ho, pwede bago umalisin. At siya, isali na yan. Yung mga kuk na yan. Isali, pagta ilagay.
Kaya nung ibigay ito sa bata eh. Kaya, oh, ito, okay, sige, salamat na alis na yun eh. Pagkigay mo rin na. Eh, may pinasasabi ito. Baka pwede daw itong lalagyan ito eh, ilagay nyo naman ang inyo ng mga niloto niyang pangino. Sabi, ay naku, pasensya na, ay hindi kami nakapagluto, eh, hindi nakapamalik kay. Kaya nga rin eh, ulan nila mo utak na kamatis lang at nilagyan akong asayin. Hindi ka? Ay kaya pagbalik ng bata, ay sabi doon sa nanay, ay nanay, ay lalamuta akin na lang daw yung anong kamatis. Hindi wala hindi daw nakapagkalang kay. Kaya nila, nalit ito si Jesus pare, madala-dala ang gulaw. Sinugod yung ano, ay ano kayo pinagsasabi mo, lalamuta akin! Ala, hindi naman nagkaintindihan eh. Asa, salamat na. Sa susunod na episode na ulit, ng ating pala tuntunan, ang kataga ni Pastor Robert. Okay, thank you. Okay.